Paglalagay ng plastic barrier sa upuan ng mga estudyante hindi requirement ayon sa Deped. Sa pagbubukas ng klase kamakailan ay napapansin natin na halos lahat ng mga paaralan na sumali sa pilot face-to-face classes ay mayroong barrier na ginagamit sa bawat upuan ng mga estudyante. Ito daw ay dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Subalit nitong Miyerkules, nilinaw ng isang opisyal ng Department of Education na hindi requirement ang paglalagay ng plastic barrier sa upuan ng mga estudyanteng lumalahok sa pilot implementation ng face-to-face classes. Ayon kay Education Undersecretary ni Pomosano Malaluan, hindi kasama ang paglalagay ng plastic barrier sa mga guidelines na inilatag ng DepEd at ng Department of Health para sa pilot run ng limited face-to-face classes sa bansa. Ipinaliwanag naman ni Malaluan na kasama sa framework ng pagdagaos ng face-to-face classes ang shared responsibility ng DepEd, local government unit at mga magulang. Posible aniyang naimungkahi ng mga magulang ang plastic barrier sa mga pulong kaya't isinigawa ito. Sa pagpupulong nila, minsan ay lumalampas sa ating protocols at nasama dyan itong paglalagay ng plastic barriers, ayon pa sa education official. Samantala, tiniyak rin naman ni Malaluan na regular na nagsasagawa ng disinfection ang mga paaralan bago at matapos ang klase. Sa katunayan niya ay may disinfection sa pagitan ng mga klase sa umaga at hapon, bukod pa sa mas masusing disinfection tuwing weekend upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral at mga guro laban sa COVID-19. Panoorin natin ang panayam kay DepEd Undersecretary Malaluan. Opo. Ang sabi ng DOH ay bawal din gumamit ng plastic barrier, Yusek. Tsaka mga anong tawag doon, yung meron pa isang pinagbabawal. UV lights. Opo. Ito pong sa tungkol dito sa plastic barriers, sa totoo ay wala po yan doon sa ating joint guidelines. Subalit, kasama sa ating framework dito sa face-to-face ay yung joint responsibility or shared responsibility ng local government, DepEd, at saka ng mga magulang. At sa pagpupulong nila, minsan ay lumalampas sila doon sa ating protections or protocols. At nasama dyan itong paglalagay ng plastic barriers. Baka may nagsuggest, Yusek, baka may nagsuggest, no? Yes, at the local level, pero yan po ay ating ibinabana yung naging communication sa ating DOH, yung dalawang bagay na kanilang nilinaw. Ito naman, kabayan, ay layunin talaga nitong pilot phase, itong makita natin kung ano yung mga kailangang signatins. Kaya nga pilot, ano po? Yes, kabayan. At saka mayroon kung may barrier, mayroon pang face shield, mayroon pang face mask. Baka naman din na makahinga yung mga bata, ano ho? Yes, kabayan, ang mahalaga ay ma-observe yung physical distancing. Correct. At yan naman ay nasa arrangement at saka maaliwalas yung ventilation ng silid-aralan. So bukas ang ating mga bintana at saka ang ating mga pintuan ng ating mga silid-aralan. Mabuti naman at naliwanagan na tayo tungkol sa bagay na ito at tama rin naman na mas nahihirapang huminga ang mga bata pag may barrier at mas lalong sagabal sa kanilang paningin. At yan po ang ating balita ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang aming content, pasuyo naman pakilike ng video at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa aming mga posts.